Okay, game. So, ito yung Gauss-Jordan elimination method. So, madali lang to. May sinusunod lang na pattern. Na kapag alam niyo yung pattern, pati yung step, madali nyo ito masosolve. So, ito yung example. A minus B plus 2C equals 8. A plus 2B minus C equals 2. 4A minus B minus C equals negative 4. So, ang goal natin, hanapin ang value ni A, ang value ni B, and then, of course, ang value ni C. So, ito yung una nyong gagawin. Ang Gauss-Jordan, gumagamit siya ng matrix. Meaning, kailangan natin mag-form ng matrix. So, para ma-form yung matrix, kukunin nyo yung coefficient ng column number 1, ito. Okay? And then, yung coefficient ng column number 2, and then ng column number 3, pati yung constant dito sa dulo. So, ganito yun. A, wala siyang coefficient, so 1. Okay? Then, etong pangalawa, A, edi 1 lang din. And then, yung pangatlo, 4A, edi 4. Next, negative B, so negative 1. Positive 2B, edi 2. And then, negative B is negative 1. Okay, next, 2C, edi 2. Negative C, edi negative 1. And then, negative C is negative 1. Okay? So, yan na. Lalagyan niyo yung linya kapag nandun na kayo sa dulo. Sa constant. Wait, gagawin kong red para maganda. Ayan. Tapos, ito naman, 8, 2, negative 4. Kukopyahin nyo lang. 8, 2, negative 4. Ayan na. So, dahil nakopyahin nyo na yung coefficients, buburahin ko na yung given natin para hindi nakakalito. Ayan. So, papalitin ko pa. Okay? So, ang goal natin, kailangan yan maging ganito. Ito yung pinakang hinahanap natin. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Okay? Doon natin mahanap yung value ni, wait, ni A, ni B, at ni C. Meaning, kailangan yung matrix natin maging ganito yung itsura. Tingnan nyo, may diagonal na 1 na pa ganyan. Okay? Tingnan yung matrix natin, hindi naman ganyan, malayo. 1, negative 1, 2, 1, 2, negative 1, 4, negative 1, negative 1. Meaning, kailangan nito maging 0, tapos ito maging 1, tapos ito maging positive 1. Okay? And then, kapag nagawa na yun, mahanap natin yung ABC. So, lagi nyo tandaan, pag mag-solve ng matrix, may pattern na ganito. Yan, pababa. Paganto. And then lastly, paganyan. Ayan, tatlong step lang yan kung tutuusin. Yung iba, siyam, pero sa akin, tatlong step lang. So, yan, down, and then paganto, and then paganon. So, kung pa-number, para hindi nakakalito, okay, stress ko, para hindi nakakalito, baka malito kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ganyan yung step ng pagsosolve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, game. I-solve na natin. Mag-start tayo sa 1. Ito yun. Actually, solve na siya. Bakit? Kasi nga, 1 yung dapat na itsura nyo. Gets? Meaning, tapos na tayo sa number 1. Check na yun. Okay? Kasi 1 eh. Meaning, no need na i-solve. So, check na to. Next, ano yung number 2? 2 is this. Kaso, yung original, yung matrix dapat na maging itsura, 0. Kasi ito, 1. So, paano gagawin dun? Paano? Ganto. Lagi niyang tandaan na kapag ka maggagawa kayo ng 0, if you want 0, okay? If you want 0, pili kayo ng row, dalawang row, 2 rows, 2 combine. Meaning, magko-combine kayo ng dalawang row. Paano ibig sabihin nun? Ganto. Ito yun ha, row number 2. Ito yung row number 1, ito yung row number 3. Okay? And then, we want row number 2, ito, to be 0. So, row number 2, kailangan daw nang maging 0. Right? Tingnan nyo row number 1, 1 din. Okay? Pareha sila. What if i-minus natin ang row number 1
sa row number 2. Anong kakalabasan? 0. 1 minus 1. Row 1 is 1, row 2 is 1. 1 minus 1, 0. Right. Ibig nang sabihin, si row number 2 magiging 0. Okay? Tandaan nyo, kung sino man yung nandito sa pangalawa, siya yung mababago. Okay? So, row 1 minus row 2 will be... Ah, wait. Nabago. Wait lang. Ayan. Row 1 minus row 2 will be row 2. So, ganito ibig sabihin nun. Buburahin ko na lang, ah. Game. Row 1, itong taas. Row 2, itong pangalawa. Ima-minus daw natin. So, 1 minus 1, ano sagot? 0. So, buburahin nyo to. Gagawin yung 0. Okay? Next. Negative 1 minus 2. Magiging negative 3. So, buburahin nyo to. Gagawin negative 3. Next. 2 minus negative 1. 2 minus negative 1 ay magiging positive. Okay? So, magiging 2 plus 3. Ah, 2 plus 1. So, ang sagot? 3. Buburahin na natin to. Gawin natin 3. Okay? And then last, 8 minus 2. So, 6. Yun na. So, ibig sabihin, 0 na siya. Check na to. Okay, check na yung number to natin. Gets? So, ang ginawa ko lang, baka nalilito kayo, magigets nyo rin naman to mamaya. Since gusto kong maging 0 yung row 2, minus ko yung row 1, tsaka yung row 2, kasi parehas naman silang 1. Kapag nagma-minus kayo, add, laging yung pangalawa yung mababago. Tinaw nyo, nabago yung pangalawang row. Okay? So, next. Number 3. Number 3 is this 4. Okay? So, kailangan daw niya maging 0. Gets? So, paano magiging 0 tong 4? That's row 3. Okay? Paano yan magiging 0? Paano kaya? Paano? Paano? So, tingnan niyo yung row 1. Look at row 1. 1. Okay? Pero, pag times natin yan sa 4, magiging 4 siya. Right? At kapag times natin yun sa 4 at naging 4 siya, magiging kaparehas niya tong row 3. Okay? 4 at 4. At kapag minus natin yung dalawang yun, magiging 0. So, magiging check to. Gets? So, ang gawin natin, 4 row 1 minus row 3. Meaning, ito times muna natin yung row 1 sa 4, and then yung sagot nun, ima-minus natin sa row 3, para ang kalabasan maging 0. Gets? Tingnan nyo, try natin. 4 R1. This is R1, row 1. Meaning, times natin sa 4. 1 times 4, edi 4, minus row 3. So, 4 minus 4 is 0. So, buburay na natin to, 0 na. Gets? Next. Negative 1, tatime sa 4, edi magiging negative 4. Okay? Then, ima-minus daw sa row 3. Ito, negative 1. So, magiging negative 4 plus 1 na magiging negative 3. Gets? Next. Burahin ko muna. Ah, ito naman, 2. Tatime sa 4. So, 8. Then, minus dito sa row 3, negative 1. So, magiging add. So, 8 plus 1 is 9. Oh, wait. Bago ko ituloy dito, baka malito kayo. Yung magkakatapatan yung pinagma-minus. Okay? Yung, tinan nyo to. Last. 8 and negative 4. So, ita times daw muna yung row 1 sa 4. So, 8 times 4, 32. Okay? 32. And then, minus negative 4. So, since dalawang negative yan, magiging positive. So, magiging 36. Okay, magiging plus. So, burahin natin to. Gawin natin 36. Yun na. O, ibig sabihin, tapos na. Check na rin tong pangalawa. Pangatlo pala. Okay? So, dahil tapos na natin yung unang step, yung pababa. Ito naman. Okay? Ito naman itong tatlong to. So, paano natin masasolve yan? Ang number 4, sundan nyo itong guide ko. Ito yun. Okay?
kailangan maging 0. Eh kasi ito, negative 3. Paano magiging 0 yung negative 3? Paano magiging 0 itong negative 3? Okay. Kaya kailangan yung mag-analyze dito. Kunin niyo yung negative 3, lalagay ko dito. R3. Kailangan niya maging 0. Kaso tingnan niyo siya. Negative 3 siya. Hanap kayo ng medyo maliit. Ito ah. Oh. Tingnan niyo to. Negative 3. Okay. Negative 3 sila parehas. Pero kung ima-minus ko, tingnan niyo mabuti. Negative 3 minus negative 3 magiging plus. Gets? So magiging negative 3 plus 3 na ang magiging sagot 0. So ayun, R2 minus R3 will give you a 0. See, tingnan nyo. Negative 3 minus negative 3 magiging plus. Pag naging plus, 0 sagot nan. Gets? So ayan ang mahirap sa Gauss-Jordan, yung pagpipili ng formula. Kasi kailangan nyo i-analyze na mabuti. Okay? So ayan, R2 minus R3, edi R2, 0 minus 0, wala na yun. Next, negative 3 minus negative 3, magiging 0 to. And then ito, 3 minus 9, magiging negative 6. And then 6 minus 36, magiging negative 30. Yun na. So, ibig sabihin, check na rin to. Okay? So, next, sundan nyo yung pattern. 5. Ibig sabihin, ito yun. Okay? Ngayon, paano yan magiging 1? Paano yan magiging 1? Kailangan yan maging 1, ha? Look at this. Kasi nga kailangan, may diagonal tayong 1. Okay? Paano siya magiging 1? Lagi nyo tandaan, if you want 1, multiply to its reciprocal. Okay? Note yan. If you want 1, multiply to its reciprocal. So, buburahin ko na. Meaning, negative 3 siya. Okay? Ibig sabihin, yung row 2, imumultiply natin dun sa reciprocal. So, ano reciprocal na negative 3? E di negative 1/3. Meaning, ganito lang yan. Negative 1/3 times row 2 will give you the row 2. Okay? Kaya nagagawa... Wait, hindi ko na-explain. Kaya naglalagay ng arrow na ganito para maipakita kung sinong row yung magbabago. At laging magbabago yun nasa pangalawa. Okay? So, yan na. Negative 1/3 R2 will give you row 2. Meaning, itong row 2 na to, ito times lang natin sa negative 1/3. Okay? So, game. 0 times negative 1/3, 0 na. Okay? Negative 3 times negative 1/3 will give you positive 1. So, yun yung point. Bakit tinayin sa reciprocal? Para maging 1. Next, negative 1/3 times 3, edi magiging negative 3 over 3, na magiging negative 1. Next, 6 times negative 1/3, magiging negative 6 over 3, na pwedeng i-divide, magiging negative 2. Yun, tapos na. So, dahil 1 na rin to, check na to. Okay? So, number 6 na tayo, ito. Si number 6, ang pang-anim ay ito. Yung baba, tas dito sa side na to. Negative 6 siya. Kaso, kailangan niya maging 0. So, paano magiging 0 yung negative 6 na yan? Paano magiging 0 yan? Isip. Ano, para magiging 0 yung negative 6. So, kailangan nyo maghanap sa row 1, row 2, row 3 ng pwedeng ipag-combine para maging 0 yan. Ay, wait, mali pala. Sorry, wait. Kailangan nyo palang gawing 1. Kaya pala ako nalilito. Kailangan maging 1 itong negative 6. So, again, paano gagawing 1 ang isang cell? So, mumultiply nyo sa reciprocal. Anong reciprocal ng negative 6? E di negative 1 over 6. Tapos, sa times nyo sa row 3. Since nasa row 3 siya. Gets? So, again, negative 1 over 6 times row 3. 0 times negative 1 over 6, 0 na. 0 times negative 1 over 6, 0 na. And then, negative 6 times
1 over 6 magiging 1. And then negative 30 times negative 1 over 6 magiging positive 30 over 6 na pwede nyo i-divide magiging 5. Okay? So, yun na. Tapos na. Check na rin to. So, yun na. Last 3 na. Malapit na. Ayun. Wait. Lagi nyo tandaan kapag nandito kayo sa step na to. Okay? Lagi kayong magta-times 2 beses sa reciprocal. Tinan nyo. 1, 2. Kasi kailangan maging 1. Gets? Okay, next. Last step na. Itong 3 na lang na to. Kailangan itong maging 0 eh. So, ganito yung gagawin natin dyan. Anong susunod? 7. Ito. Ito. Kailangan niya maging 0. So, ito yung pinakang nakakalitong part. Itong 3 to. Pero tandaan niyo itong gagawin ko. Laging yung tatandaan, laging positive si R1. Laging positive si R1. Huwag niyong gagawing negative si R1. Makikita niyo kung bakit. This is negative 1. Okay? This is negative 1. So, anong pwedeng row ang ipag-combine para maging 0 siya? E di R2. Bakit? R2 is 1, R1 is negative 1. Pag pinag-combine niya, magiging 0. 1 minus 1 is 0. Gets? So, R2 plus R1 will give us R1. Meaning, i-add natin yung R2 sa R1. Okay? So, game. 0 plus 1 is 1. So, okay. 1 na yun. Next. 1 plus negative 1 is 0. So, buburin na natin to. Magiging 0. Wait. 0. Next. R2 plus R1 na. R2 is negative 1 plus R1 is 2. Negative 1 plus 2 is 1. Next. Last na. Negative 2. Ito. R2 plus R1. Row 1, 8. E di, negative 2 plus 8 is 6. So, may bura ito, hanggang 6. So, ayan, tapos na. Okay na. Check na rin tong number 7, ito. So, last 2 na. Ito na lang dalawa. Okay, last na, 8. This is 8. Okay, kailangan niya maging 0. So, paano maging 0 yung 1? Hanap kayo ng pwede i-combine. Okay? Ito na yung sinasabi ko. Ito yung tip. Pagka nandito kayo sa number 8, itong cell na to, yung upper right, okay, laging yung R3 ay kukombine nyo. Okay? Tip na yun, laging R3. Meaning, kunin nyo yung R3. Then, kunin nyo yung R1. Ayun yung pagkukombine nyo. Laging R3 at R1. Pagka itong cell na to, para hindi na kayo nalilito. Okay? Kaso, tingnan nyo. R3 is 1, R1 is 1 din. Pag pinag-combine natin yan, magiging 2. Eh kaso, ang gusto natin, 0. Meaning, kailangan maging negative ng isa sa dalawa. Okay? Eh kaso, bawal nga maging negative si R1. Okay? So, ang gagawin natin negative si R3. Negative R3 plus R1. Okay? Tingnan nyo. Negative R3. R3 is 1. So, magiging negative 1. Plus R1 is 1. Negative 1 plus 1 is 0. So, mamimit natin yung gusto natin na 0. Okay, game. Negative R3 plus R1. Negative 0 plus 1 is just 1. So, okay, as is. Negative R3 plus 1, negative 0 plus 0 is 0. So, check, as is. Then, last, negative 1 plus 1, eto, 0. So, buburin natin to, gawin natin 0. Last, negative R3, edi itong R3, 5. May negative 5 plus R1 is 6. Negative 5 plus 6. Edi positive 1. So, buparin natin ito. Gawin natin positive 1. Yun na. So, tip ko yan. Pag nandun kayo sa upper right, sa number 8 na step, laging R3 at R1. Tapos, never nyo gagawing negative yung R1. Tingnan nyo lahat ng R1 positive. Okay? Last na. This cell. Tara lang ng iba. Kailangan niya maging step 9 to, step 9. Ito 'yon. Kailangan niya maging 0. So negative 1 siya. Paano siya magiging 0? Hanap kayo ng row na pwedeng i-combine.
Eh dito, R3. Diba? R3 plus R2 will give us, ano, 0. Bakit? Positive 1 to, ito negative 1. 1 plus negative 1 is 0. Gets? Ay no, R3 is 1 plus R2, negative 1. Oh, 1 plus negative 1 is 0. So, yun yung hinahanap nyo. Okay? Now, game na. R3 plus R2 will give us R2. Game. 1 plus negative 1 magiging 0. Then last, 5 plus negative 2 magiging 3. And that's it. Tapos. So, tignan nyo, match na. 100, 010, 001. 100, 010, 001. And then ABC. Meaning, itong 135 ang ating ABC. Gets? Ayun na. Nahanap natin ABC gamit ang Gauss-Jordan. Ganun lang ka-simple ang Gauss-Jordan method. So, ano lang. May sinusunod lang siyang pattern na ganito. So, either, ganito nyo siya i-memorize, ha? Either pa-arrow. Arrow ko siya minemorize, eh. Pababa, paganto, and then paganyan. O kaya pa number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapos, lagi nyo tandaan na crucial tong step na to, yung last 3. Kasi kailangan, yung row 1, lagi nyo positive. Tiyan nyo, puro positive. Kung may ine-negative man kayo, yung isa, wag yung row 1. Okay? Then sa etong unang step madali, etong pababa. Nagko-combine lang, eh. Then ito sa step na to. Okay? Dalawang 1 ang kailangan mo. So dalawang beses ka magta-times sa reciprocal. Tandaan niyo na kapag kailangan niyo ng 1, ita-times niyo lang 'yung sa reciprocal. So ito naging negative 1/3 R2, ito naging negative 1/6 R3. Tinimes lang sa reciprocal. Okay? So para malaman kung tama tayo, isa-substitute natin 'to, yung 135 dun sa original equation. Kailangan yun. Kailangan mag-satisfy dun sa equation. Kung hindi, mali tayo. So, tandaan nyo, 135. So, buburahin ko na. Masang given? Yan. So, sabi, ito raw A1, ito raw A3, then ito raw A5. So, para malaman natin kung tama tayo, isa-substitute natin yan dito. So, A minus B plus 2C equals 8, making 1 minus 3 plus 2 times 5 equals 8. Next, A plus 2B minus C equals 2. So, 1 plus 2 times 3 minus 5 equals 2. Sinubstitute lang itong value, ah. Last, 4A minus B minus C equals negative 4. So, 4A, edi 4 times 1 is 4 na lang. Minus B, so may minus 3. And then C equals 5, so magiging negative C, magiging negative 5, and then equals negative 4. Ayan, sinubstitute lang. Titingnan natin kung tama tayo. So 2 times 5 is 10. Okay, 1 minus 3 is negative 2. Negative 2 plus 10 is 8. So ibig sabihin, check yung equation 1. Next, 2 times 3 is 6. Okay? And then, 1 plus 6 is 7. 7 minus 5 is 2. So, satisfied yung pangalawang equation. And then last, 4 minus 3 is 1. 1 minus 5 is negative 4. So, ibig sabihin, satisfied din yung pangatlo. Meaning, checking, tama tayo, nakuha nating 135. So, ganun lang yung Gauss-Jordan. Sundan nyo lang ng dahan-dahan, maintindihan nyo rin. So, maganda to kasi mabilis. Okay? So, ayan, tandaan nyo yung pattern, tandaan nyo yung step at yung rule na if you want 1, multiply to reciprocal. If you want 0, combine. Okay? So, trial and error lang to sa unahan. Pero pag nag-gets nyo yung pattern, edi madali na. So again, gagawa pa kayong ibang example para hindi nakakalito. So ayun lang, salamat.